Sumikat sa mga karnabal noong dekada 70 at 80 si Mang Rudy o mas kilala sa tawag na Octoman. Octoman ang tawag sa kanya kasi mas marami sa karaniwang tao yung kanyang mga kamay at binte. Pero makalipas ang ilang taon, kumusta na nga ba si Octoman ngayon? Ang dating bida ng karnabal ay nanghihina na raw ngayon at halos hindi na makapagsalita. Itinampok noon si Mang Rudy sa ilang programa sa telebisyon dahil sa kanyang kakaibang kondisyon. Meron siyang apat na braso at tatlong binti. Mapapansin din sa kanyang tiyan ang dalawang utong at bakas ng hindi na buong tenga. Ang mga ito, parte ng katawan ng kanyang kambal na hindi tuluyang nabuo at nakadikit pa rin sa kanyang katawan. Ang nararamdaman ko lang, para lamang may sobra sa katawan ko. Dito sa Pampanga, natagpuan namin si Mang Rudy na ngayon 68 years old na. Kung noo'y maayos pang nakakalakad kahit na nakasaklay, ngayon hirap na siyang gumalaw at magsalita. Noon, alam ba ng problema? Pingat man, kaya ka ako. Naray na sa isip po. Kaya ko baliwalayin. Di ka doon lang ngayon. Nakakating yung problema lang. Baka nadadala ko. Kailangan pa niyang bitbitin ang bigat ng kanyang kambal. Ayon sa kanyang asawa na si Belen, bukod sa high blood at pasumpong-sumpong na atake ng ulcer, na mild stroke daw si Mang Rudy nitong Enero. Nagsimula lang doon sa nagbilad-bilad siya, naglakad-lakad, tapos naligo siya bigla. Para nagkasalubong yung init at lamig, nahiga siya, hindi na siya nakabangon. Talagang as in bumigat siya. Tapos doon na siya sa igaan, nagdudumi, umiihi. Malaki na rin daw ang ibinagsak ng katawan ng kanyang mister. Siyempre, payat na siya, matanda na, hindi na siya masyadong nakakakilos ng katawan. Talagang mahirap sa kanya yung kanyang kambal. Pero yung kambal niya payat na rin. Namayat na rin. Dati, iisip ko, ba't ako walang kakarito? Ngayon, iniisip ko na, makikita walang kakarito ko. Nagpapakatatagman para sa pinakamamahal niyang asawa, hindi pa rin maiwasang maging emosyonal ni Nanay Belen. Siyempre, isipin baka bigla siya mawala. Pero binadasal ko sa takas na wag muna. Naway, hanggang sa pagtanda natin, tayo pa rin dalawa. Basta mahal kita pagpakailanman. Sana kukunin kami ng Panginoon. Magkasama pa rin kami. Hirap man sa pagsasalita, pinilit pa rin ipahayag ni Mang Rudy ang pagmamahal sa kanyang asawa. Malaki ko, malaki. Salamat ako. Kunti na lang, kunti, huli na tayo los. Bibigyan tayo ng panahon na para mabuhay yun eh. Kunti na tayo, tayo na lang nilaman. Lumipas man ng ilang dekada, ang alaala ng perya malinaw pa rin sa isipan ng tinaguriang Octoman. Sa tao katulad ko, masaya at natuwa. Nararamdaman mo na rin eh. Kaya ako sa global na tao. Ito ko yung pinitya. Makailang beses tinanong si Mang Rudy noon kung gusto niyang ipatanggal ang kanyang parasitic twin. Siyempre, lahat tayo nananalangin. Gusto mag-successful yung operation. E paano nga kung hindi? Hindi ko na malalaman kung ano nangyari doon sa buwan. Sabi ko, huwag muna, sabi ko. Hindi ako papayag dahil yan ang binigay sa inyo ng Diyos. Iisa ang buto natin dito, tapos yung dito. Kung putulin yun, ano mangyayari? Baka hindi siya tumagal. Most common health problem na may encounter pag meron ka na parasitic twin is heart failure because of the need for your heart to
pump extra to provide for the needs of the extra limb. If matagalan na nag-extra effort talaga yung heart, ang ending niyan minsan nagfe-fail na talaga yung heart. Pero sa ganitong edad ni Mang Rudy, delikado na raw kung magdedesisyon siyang ipatanggal pa ito ngayon. Wala namang ganun talaga. Yung paggaling sa init, biglang maliligo. Wala namang scientific evidence na pwedeng mag-cause yun ng stroke. Yung paglabas niya, no? So hindi natin alam kung ano yung ginagawa niya during those times, no? Init, yung stress, he's hypertensive, pwedeng nag-spike yung kanyang blood pressure nung nasa labas siya, no? Pwedeng nag-cause yun nung kanyang stroke. Plus, baka may predisposing illness siya. Sa kasalukuyan, nakatira sila Mang Rudy sa bahay ng kanyang kapatid sa Pampanga. Ano ko sa karabal, kung sa kwarta mo sa habar, maraming guwata. Maraming guwata, duwata kayo. Dawal lang. Wala nung ipon, wala. Isinig ka, yun ang sito ko. Wala yung mawala. Para sa asawa ko na lang, mabigyan siya ng konting tulong, yung gamot, papacheck up siya. Ang tawag dito, parasitic twin, isang uri ng conjoined twins. Nangyayari kapag yung isang kambal tumigil sa pag-develop habang nasa sinapupunan pa ng nanay. Tapos yung isang kambal naman, fully nag-develop. Parasitic twin ang tawag dito kasi yung underdeveloped na twin ay partially formed, hindi siya functional, and fully dependent siya dun sa isang twin niya. Ang conjoined twins ay kambal na konektado ang ilang parte ng kanilang katawan. Magkadugtong ang buhay ng kambal na sina Baby Rebecca at Baby Cassandra. Hindi lang dahil sila'y magkapatid, kundi dahil magkadikit ang kanilang katawan mula sa puson hanggang sa bandang puson. Magkadugtong ang buhay ng kambal na sina Baby Rebecca at Baby Cassandra. Hindi lang dahil sila'y magkapatid, kundi dahil magkadikit ang kanilang katawan mula sa puson hanggang sa bandang puson. Natulala lang po ako kung bakit po nagkaganon yung anak ko. Malungkot po dahil ganon po sila. Di ko po alam kapag lumaki po sila kung anong magiging buhay po nila. Dahil magkadikit, nagkakasya sila sa isang medium-sized na diaper. Si Baby Rebecca ang karaniwang nasa ibabaw at si Baby Cassandra naman ang nakahiga. Kapag nahirapan na po yung isa, binabaliktad po namin para po maano na rin po yung isa. So yung isang kambal, merong anorectal malformation. Tawag doon ay imperforate anus. Ang pagkakaiba nila doon sa pangalawang kambal, imperforate anus din siya. Bagamat merong fistula, kaya ang tawag namin imperforate anus with fistula. Walang butas ang puwetan ng kambal, samantalang pinaghahatian naman nila ang large intestine o malaking bituka dahil wala nito si Baby Cassandra. Kasagsagan ng pandemya nung nakaraang taon nang ipanganak ang kambal. Kaya laking pasasalamat nila nang magkaroon pa rin ng schedule ng operasyon para maipaghiwalay ang kambal sa National Children's Hospital. Pero tulad ng kahit anong operasyon, may posibleng kaharaping panganib ang kambal ayon sa doktor. Na baka po daw po mamatay po yung isa. Natakot rin po ako na baka yung isa po mawala sa amin. Nag-decide na po kami na pa-opera na yung dalawa para nga maging maayos na yung hindi na sila po mahirapan dun sa magkadikit po sila. Isang uri ng ostomy ang operasyon na ginawa sa kambal. Ang ostomy ay procedure kung saan nilalabas natin either ang bituka or daluyan ng ihi palabas sa ating tiyan upang makarabas ang ating mga waste products. For example, ang colostomy, ang colon na nilalabas natin ng large intestine. Ileostomy, kung saan nilalabas natin ang small intestine. Ang small intestine ay bahagi ng ating digestive system. Ito ang bahagi ng ating katawan na tumutunaw sa mga pagkain. Sa pamamagitan nito, na-absorb ng ating katawan ng iba't ibang nutrients. Ang mga pagkain na hindi tuluyang na-digest ng small intestine ay dumadaan naman sa dulo nito na kung tawagin ileum. Papunta naman ito sa large intestine. At kalaunay, nagiging stool o dumi. Yung pinagdugtungan nila, doon na sa junction na magsisimula yung malaking parte ng bituka. So nung pinutol para ma-separate si Cassandra, yun na yung dulo ng bituka niya. Samantala, si Rebecca, since nasa kanya yung malaking parte ng bituka, inagkaroon pa rin tayo ng diverting ileostomy para yung tae niya
mailabas niya ng maayos. Ayon kay Doktora Desena, umabot ng halos 9 oras ang operasyon sa kambal. Mabusisi at maselan kasi ang operasyong ito, pero nagbunga naman ang lahat ng kanilang paghihirap dahil matagumpay na naipaghiwalay sina Baby Rebecca at Baby Cassandra. Ito na sina Baby Rebecca at Baby Cassandra ngayon. Masigla at bungis-ngis, lalo na kapag naglalaro sila ng kanilang mga magulang. Pero hindi dito nagtatapos ang hamon sa kanilang pamilya. Kailangan pa rin lagyan ng ileostomy bag ang kambal para mailabas ang dumi sa katawan. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, nag-i-improvise na lang sina Janila gamit ang plastic ng yelo at panty liner. Hinahati po namin yung panty liner, yung plastic yelo, ginugupitan po namin. Kailangan ulit sumailalim sa operasyon ng kambal para magkaroon na sila ng butas sa kanilang mga puwetan. Bale, P-sharp ang tawag namin, posterior sagittal anorectoplasty. Una, yung paggawa namin ng butas ng puwet. At saka yung pangalawa, pag maayos na at maganda na, parang normal na yung mga butas ng puwet nila. At saka namin isasara yung ileostomy ng dalawang bata. Ayon kay Dr. Desena, maaaring umabot sa halos 1,000,000 piso ang kailangang gastusin sa naturang operasyon. Kasalukuyang walang trabaho si Janila at construction worker naman si Jericho. Nahihirapan po kami sa tuwasan dahil po pandemic. Nagpapakahirap po ako. Para po maibuhay ko po yung dalawang anak ko at asawa ko. Para gusto ko na pong sumuko. Ano po? Pero ginagaya ko po. Para lang po sa alam ko. Utol ang tawag natin sa ating mga kapatid dahil kaputol natin sila sa ating buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, nariyan sila at mananatiling karamay. Dahil ang pamilya, magkahiwalay man o magkasama, ay isang malaking biyaya. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.